Este. Nakiusap si Esther sa hari. Ikalimang kabanata. Nang ikatlong araw, isinuot ni Esther ang kasuotan niyang pangreyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo na nakaharap sa trono ng hari. Nakaupo noon ang hari sa trono niya at nakaharap siya sa pintuan. Nang makita niya si Reyna Esther, tuwang-tuwa siya at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Kaya lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Nagtanong ang hari sa kanya, "Ano ang kailangan mo, mahal na Reyna? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng kaharian ko." Sumagot si Esther, "Mahal na hari, kung ibig po ninyo, inaanyayahan ko po kayo at si Haman sa hapunang ihahanda ko para sa inyo." Sinabi ng hari sa mga alipin niya, "Tawagin ninyo si Haman para masunod namin ang nais ni Esther." Kaya pumunta agad ang hari at si Haman sa hapunang inihanda ni Esther. At habang nagiinuman sila, tinanong ng hari si Esther, "Ano ba talaga ang kailangan mo? Sabihin mo na dahil ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng kaharian ko." Sumagot si Esther, "Ito po ang kahilingan ko. Kung kalugod-lugod po ako sa inyo at gusto ninyong ibigay ang kahilingan ko, minsan ko pa po kayong inaanyayahan at si Haman sa hapunan na ihahanda ko para sa inyo bukas. At saka ko po sasabihin ang kahilingan ko sa inyo." Nagplano si Haman na patayin si Mordecai. Nang araw na iyon, masayang-masayang lumabas sa palasyo si Haman. Pero nagalit siya nang makita niya si Mordecai sa pintuan ng palasyo na hindi man lang tumayo o yumukod bilang paggalang sa kanya. Ganoon paman, pinigilan niya ang kanyang sarili at nagpatuloy sa pag-uwi. Pagdating sa bahay niya, tinawag niya ang mga kaibigan niya at ang asawa niyang si Zeres. Ipinagmalaki niya sa kanila ang kayamanan at mga anak niya, ang lahat ng pagpaparangal sa kanya ng hari, pati na ang pagbibigay sa kanya ng pinakamataas na katungkulan sa lahat ng pinuno at sa iba pang mga lingkod ng hari. Sinabi pa niya, "Hindi lang iyon. Noong naghanda ng hapunan si Reyna Esther, ako lang ang inanyayahan niyang makasama ng hari. At muli niya akong inanyayahan sa ihahanda niyang hapunan bukas kasama ng hari. Pero ang lahat ng ito ay hindi makapagbibigay sa akin ng kaligayahan. Habang nakikita ko ang Hudyong si Mordecai na nakaupo sa pintuan ng palasyo, sinabi sa kanya ng kanyang asawa at mga kaibigan, 'Bakit hindi ka magpagawa ng matulis na kahoy na 75 talampakan ng taas? At bukas ng umaga, hilingin mo sa hari na ituhog doon si Mordecai para maging maligaya kang kasama ng hari sa inihandang hapunan.' Nagustuhan iyon ni Haman, kaya nagpagawa siya niyon.